Yo, what is up? Mga ako dito. Genix Made Motor Parts. Ay, ang ganda ng damit ko. Nogar. Okay lang yan, pagampas lupa. Yun lang. So, buhayin na natin tong ano, yung sa Palawan, yung mystery box. So, 32cc. Hey! Hey! Bali, intro muna, tapos gawin na natin to. Sorry, it's DJ. Yan, bali ang request ni Sir Rizzi Degreaser, ayan, namuti na tuloy. So, nililinis na natin, tapos ang request niya, lahat ng oil seal ay palitan. So, included ito, sa may gear oil, gearbox, kasi matanda na yung makina. Ito, palitan natin to. Tapos, yung sa may oil pump cover, papalitan din natin yun. Na ba? Bawal. Ah, wala yung oil pump cover. Tsaka ito, yan. Dito, palit. Tapos yung sa oil pump cover, ito. Palitan lahat. Tapos, syempre, isabay na rin natin. O-ring na ito, palitan na natin. Yan. Tapos, yung o-ring na ito, palitan din. Para sure, no tagas, long life. Yung bore out niya, pinapaayos ni Sir. Kasi mano-mano lang ginawa dito. So, hindi natin totally mape-perfect circle to kasi pag kinabol natin yung mga masyadong malalim, may matatamaan ito. Oversize na siya. So, hindi tayo pwede doon. Tatabasan lang natin siya na kung ano lang yung pwedeng kailangan nabutin. Hanggang doon lang. So, tulad nito, paakyat siya dito mababa. Paano yung block pag pumasok, babangga siya dito sa part na to. So, ititrim natin lahat ng hindi pantay. Ito, sa kabila. O, yan, o. Yan, ayusin din natin yan. Tapos, nagpadala si Sir ng ano, saan yung shafting kanina? Ito, pang salty. I-ready na lang daw natin. So, ilalagay na lang natin to. Yung swing arm nandun na daw sa kanya. Kasi naka-stock siya. Ayun. So, pangilalim muna tayo. Sasalpak lang natin yung sigunyal. Lilinisin, tapos sasalpak yung sigunyal. Tapos ilalagay yung radar na... Tawag dito. Radar na timing chain. Yun. Update mga pulido. JVT 1539. Ayan na. Dowel niya. Tapos shell yung lalagay nating langis. Yung oil seal na ilagay na. Tapos itong axle shafting nakalagay na rin. Yung pang salty. Tapos yung kanyang ano yung kanyang gasket elusaw na. So lagyan din natin ng genuine na gasket. Palitan na daw yan. Kuha ka doon C7. C7 yung ano. Bali si... Shoutout sa mga NMAX Adventurer. Kagabi, kasabay gamit ko yung 4B. Eto, nag-rides kagabi. Ay, kahapon. Torture test. Nila Union. Ano sabi ng mga naka-NMAX? Gumuguhit daw. Bumabaril. Bumabaril. Eto pala yung nabalian na rocker arm noon. Yan. Yung winelding. So, inanliwalwal niya pala Union kahapon. Kasi may balak to sasama sa rides namin sa Vigan eh. Ayong rides sa Vigan pala is October 29. Yung bali dito, wala kaming genuine. So, ang ilalagay ko dito is Racing Monkey. C7, nakasulat. Yo, update. Bale, ito na yung 66 na TTMRC. Chrome bore porch. Tulad na ito, yan, pagkakawalwal. Ang ganda.
Pero hindi na natin mabibilog yan kasi pag ginamitan natin ng bibilugin natin na sakto yan, syempre hahabulin niya yung pinakamalalim tulad nito, tsaka yan. Mauubos to mga kapulido kung gusto mong linisin talaga yan. So hindi natin malilinis ng perfect yan. Yung mga part lang na matatamaan yung pwede natin banatan. So tulad nito, ipasok natin. Ayan, bangga sa dulo. Bakit siya bangga sa dulo? Kasi dun sa dulo, hindi naging even yung pagkakakat niya. So ayan, mamaya-maya pasok na to. Tsaka yung sigunyal. Yo, update. Natapos na natin. Madaling trabaho yun ha, kasi konti lang yung nakuha. Bakit? Pasok na oh. Hindi gano'n napagod ang ating pang DIY, pang walwal. Kasi yan lang yung tamaan natin. Yan lang. Itong part lang na yan. Yan, maganda na siya. Itong part lang na to, nakulang. Ayan, ang kapal oh. At saka itong part lang na to, at saka itong part lang na to. So hindi natin malilinis na buo yan kasi kung pagkahinabol natin lahat yan, mamumroblema tayo, mauubos lahat to. So hanggang dyan lang yung may paglilingkod ng aking DIY pang walwal. Tira talaga yung mga over na hinukay. So soft pa na ang 66mm long block. Ayos. Pwede na nating linisin to tapos sarado na natin, lagay na natin yung timing chain ng Raider. Yo, update mga pulido. Bali ito, naipasok na natin ng kanyang TTMR si Crank Plus 10. Dito, kailangan natin consider ito. Ito, pagtatabas na ito. Yan. Tsaka ito. Yan. Ito. Kaya natin tinatabas yan. Parang kay Asia to. Nung naka plus 10 ako. Tatama kasi yan dyan. Yan o, napakalapit. So, wag natin gawing eksakto lang. Kailangan medyo may pasobra. Dahil may tolerance yan kapag ka na mag-aambakal sa init. So, yan. Nakakaikot na siya. So, yung gasket maker na ilagay na natin. Beta gray pala yan, gamit natin para sure. Tapos dowel, syempre huwag na huwag kalilimutan. Alignment yan, napaka-importante. Tapos timing chain, eto pang Raider. Mga nagtatanong kung anong chain para sa inyo, hindi ko po alam, depende yan. Ako nga, gumagamit ako ng sobra para sigurado ako. Pagka kailangan putulan, may sasakto ko siya sa kailangan. Kasi may magtatanong, anong kadena sa akin? Pwede ba sa akin yung pang sniper? Pwede ba sa akin yung pang wave? Hindi ko po alam. Ipasukat nyo po sa gagawa. Kaya mas okay, mas mahaba yung binibili nyo para sigurado. So pwede na natin isara to mga kapulido. Yan. Siyempre yung beta gray, pinapatuyo nating maigi yan bago nating isara. Hindi siya pwedeng madali yan. Pagkalagay mo, ilapat mo na. Hindi siya. Yan. So maya-maya, may tatayo na to. Shoutout sa nagnakaw ng aming rubber mallet. May nag-trouble, dinampot niya, tinakbo niya na. Bumili tuloy akong bago. Yo, update mga kapulido. Kasi yung selection na imbis na tarlac player lang. Oo, mag-install tayo ng oil cooler. San manuel player lang siya. Man? Dila bono. So yung bago oil sila yan. O-ring. Tapos yung output ng langis papunta sa oil cooler. Yung bagong oil seal dito, ayan na. So dito sa kanyang, hindi mo siya pwedeng i-plug and play kasi ayan, no, may siwang. Ibig sabihin niyan yung sleeve ay tumatama sa sigunyal. Doon. Diyan, so tumatama diyan yung sleeve kasi mahaba. Matik yan, magpapalaman ka pa dyan. Paano hindi ka magpapalaman? Ayan ang labas.
mic. Partida long block pa yan, tapos may siwang pa. So yan ang lalabas. So magpi-piston profile tayo dito. Kasi hindi pwedeng nakalabas ang piston, mga kapulido. So player, bibigyan natin ng tamang compression lang to para long life siya, mga kapulido. Hindi tayo gagawa ng over compression para lang sa performance. Kaya ang ano natin dito is maging long life yung makina. Pero yung performance nandun pa rin. Update. Yung super flow pala niyan, nilalagay na lang, tapos yung spec B na ang tawag nito, oil pump gear. So may palaman pala tayo dito, 6mm. Sukat pa tayo ng ano niyan, deck height, kaya hindi pwede. Kung gusto mong lifetime na buhay ng motor mo, ganyan gamitin mo palaman. Yan. Yun nga lang, yung deck height 9mm. So hindi pwedeng ganun, lubog masyado. So ito, for entertainment lang to, nilagay niya eh. So dito tayo sa kanyang magiging palaman, 6mm. Yung dowel pala, gagamitin natin dowel dito is yung pang TMX1. Ay, bakit dinobli ko? Lalong kumapal. Masapo na yun. Yung pang TMX155, kasi tagusan yan, mga kapulido. So dito sa kanyang magpipiston profile tayo bukas, dun sa machine shop makikihiram na lang. So ito ililitaw na deck height kapag ka nakalagay yung 6mm. So which is kulang pa rin. Kulang pa yung 6mm na yan. Kasi ito ang lalabas, mga kapulido. Blank piston kasi to, kaya pinoprofile pa to. Dito lang na sa kanya, JBT. May packet na agad. So, ayun o. Project din pala to. TSMP head din, 4 valves, 218cc to. Ayan, si JBT, ayan. Pero, hindi kasi tulad ni ano na long block. Mas okay sa upstroke kasi ang long block. Yan, short block lang yan. Makakatanungin ng ano, subscriber mo, ano yung long block? Ano yung long block? Ayan na long block. 79mm siya. Para siyang may palaman na kagad. Compare dito sa standard na hindi long block. Ngayon yung pinakaiba nila. Ah. Max matangkad ang long block. Ayan o. Parang may sarili na siyang palaman agad. Diba? Trivia, diba? Yun, gawin din natin ang video yun, pero medyo may click compare dito. Bali, hindi ko kasi kayang pagsabayin na video yun eh. Yan, 218cc naman yan. JVT Chrome 4. Ito, TTMRC. May sarili na rin siya. Tapos, yun. May kasamang base plate kapag ka short block. 66. Ito, bili to. Bili na base plate to. Overtime. O yan, labas pa rin. So, dyan na tayo magpipiston profile, mga kapulido. Yan, nakalabas pa siya. Around 3mm. So, makikita pa yung tunay kapag ka, ano. So, bukas, piston profile ko to, tapos valve packet. Yung bali request pala ni sir dun sa yung torque drive kasi niya ay malapit ng mamaalam kasi merong kalawang. Ayan, na-stuck kasi. Ayan, oh, malalalim sila. So kung pipilitin mo kasing gamitin to, eh maagang mamamaalam ang yung belt. Uubusin niya. Parang pang soul ay. Yan. Siguro bukas ulit. Yo, bali, nilalagyan muna natin ng guhit at sididome natin to. Yung
lubrication ng langis, dahanan ng langis yan para doon sa sleep hindi siya maano. So i-dome naman natin. Dome? Pero flat lang gagawin natin dito. Long life daw, long life. Ito yung mga years, walang bukasan, ganun. Nasaan liwalwalan. Chill lang, forge piston to. Alright, natapos din. Yan, naglabas tayo ng dome. Konti lang. So, papakita na natin kay Clifford Bacos to. Shoutout pala sa kanya. Huwag kang malalaglag. Alright. Galing ko muna yung tape. Yun. So, makapal pa to. So, pag pinakit to, eh, pwede pang laliman. And, ayos na. Ang ating piston. So, pakat na lang natin. Dali lang naman, eh, buti may kasabay siya. Ito. Pagaya lang natin ito, JVT. Let's go. Yo, update mga kapulido. Bali nga niyang 500cc starter, nakalagay na. Tapos sa kanya Superb Low, i-assemblein muna natin. Wow, sana all, CSRK. So, ito yung Superb Low. Bali, kailangan mo dito eh, ito yung spec B na oil pump gear. Hindi naman kasi kompleto ito eh. Kailanganin mo pa rin yung stock. Kasi may kukunin kang piyesa sa stock. Ay, nasa no. Super blow, let's combine. Koso. Wait lang, kuha lang akong alin. Alin nga pala to. Spec V, tapos tumpin. Ito yung nakakapagtaka sa mga to eh. Dalawa yung butas. Buksan natin. Dalawa yung butas ng pin. Pero yung pin iisa. Diba dapat dalawa rin? So, kailangan mong tanggalin yung nasa stock. Eto. Para makumpleto. So, assemblein natin ito mga kapulido. Yan, dismantle muna natin ito. Kung titignan nyo eh, parang magkaiba sila eh. No? Ayan, ito yung stock eh. Magkaiba. Pero pwedeng-pwede po yan. Yan, so yung stock, yun lang yung kailangan natin is yung pin lang. Tapos buksan natin tong super blow. Yan. Pareho lang ng ipin. O, pareho lang. 2, 4, 6, 7. 7 teeth, so pareho lang. Pero kung iisipin, paano nangyaring super flow siya, di ba? Idea lang mga kapulido. Paano lalakas yung flow kung pareho lang din naman yung ngipin? So ito po yun. Yan. Mas makapal ang gear ng Koso. So dito around mas makapal siya ng 1/4 kaya 25% yung declared niya na ano eh. Additional oil flow eh. So yun, yun po yung science niya. Mas makakapal siya. So mas malaki yung pasok ng langis, mas malaki yung buga palabas ng langis. Then, sabay mo pa na itong 32 teeth. Compare dito, mas mabilis talaga, lalo. So, super flow na talaga. Super flow na, pinalakas pa. So, assembly natin to. Pasok mo lang yan, same sa standard. Tapos, baliktad. Yan. Lagay ng ngipin sa labas.
Pasok mo yan. Ay, ito pa yung isang dahilan. Problema nga pala dito. Ayun, yun. Pasok. Sok pa. Tapos, ilagay mo yung pin. O kaya, yung stock na ilagay mo. So, yung stock naman talaga yun dyan. Itong stock. Okay. Tapos, isakto mo sa kanyang drainage. Or kanal. Boom, pasok. Okay, sasarada na natin. Balik na yung Allen screw. Okay. Hindi pa. Yun. Yun na. Same lang sa stocking procedure. Lumaka lang yung volume. Tapos, yes sir dito. Tapos, yung pin, pasok dyan. Tapos, ipasok mo na ito. Kadalasan, yung washer na isa, hindi na may lalagay. Ito. Kasi hindi mo na siya may lalak nyan. Pero, let's give it a try. Ah, hindi siya. Masyado na siyang masikip. Pero parang pwede ah. Wait lang. Yung iba kasi hindi pwede eh. Hindi siya. So yan, direct na. Pwede yung long nose? Hmm? Long nose. Alright. Okay. Okay, alright. Ito, pakasiguro nyo to mga kapulito. Ay, nako. Minsan, tumatakas to. Kaya sinasabayan ko pa ito ng shoe glue tsaka beta gray. Make sure na nakalock yan. Yun, all goods. Ayos, so isalpak na lang natin to. Tuloy-tuloy na yung piston. Mamaya, isalpak na natin. Yung update sa ating 232cc. Ayan na nga ng piston. Ayan, napakat na. Forest 1M, goods na. Pwede nang ilagay. Ayan. Yes. So, sukat-sukat na lang yan. Tuloy-tuloy na to. Yo, update mga kapulido. Bali, dalawa yung ipoport natin ngayon. Bali, gagawin ko lang is isang video lang para dito sa 218 tsaka 232. Bali, yung head kasi nila is pareho lang naman. TSMP. Yan. So, same na same po sila. So, yung video is sa isa na lang. Kasi pareho lang din naman yung gagawin dyan. TTMRC. Ito yung kay Jaro. Bali sa porting natin eh, all goods naman kung tutusin. Baga ibawasan lang natin yung mga obstruction tulad ng valve guide. Hindi naman natin siya i-delete, lilinisin lang natin kasi magaspang yun eh. Yan sa kanyang daanan sa may valves eh, maganda naman, linisin lang natin tong part na nakaharang na to. Yan, baga linis lang sa kanyang intake. Ganun din, no? Maganda na, di siya tulad nung iba na ibang 4V na maraming obstruction. To linis lang talaga, oh. All goods na kasi magaspang yan. So yun. So, banatan na natin itong mga kapulido. Yo, update mga kapulido. Natapos na rin ang aking pagpo-port. It's mag-aalas dos na. So, ito na ating 4 valves na big valve. So, para muna sa mga basher, ito yung sa inyo. So, yan. Ay, hindi abot. Malayo. So, na-port na natin, mga kapulido.
pwede nang i-assemble ang kanilang head niyan. Yan. Kung makikita nyo, ang kanyang valve guide ay binawasan ko. Pero hindi ako nagdi-delete valve guide. Para yung pasok ng hangin ay diretso. At paglabas naman sa exhaust, diretso rin. So, hindi po ako magaling mag-port. Binibigay ko lang po yung pinaka makakaya ko na may kasamang puso. Puso sa trabaho. So, yun po. Yun lang po yung makakaya ko. Pasensya na. Tao lang. Nagre-reflect-reflect siya sa loob eh. Ayan. So, bukas ulit. Assemble to, tapos pwede na siyang buuin. May hinihintay pa akong ibang piyesa eh. Kaya, hindi muna ako nag-scared ng mga 2V kasi kailangan ko mag-focus sa mga 4V na to. Para hindi minamadali yung trabaho mga kapulido. Kahit di ganong malaki yung kita. So, ngayong araw, sobrang tumal. Kasi hindi ako tumanggap ng schedules. Nag-focus ako sa dalawa. Wala kita! So, bukas palit, mga kapulido. Yo, update sa ating ginagawa. Bali, dito pala. Wala palang kasama si TSMP ng O-ring. So, nag-provide na lang ako. Lalagay na lang natin yan. Bali, yun ay takip para dito sa... takip para dito sa... kanyang butas. So, dito pwede tayo maglagay ng exit ng oil cooler, pero kailangan natin butasan. So, dito na lang ako mag-exit para wala nang butas-butas. Rekta na dito. Preparado naman na yung kanyang banjo. Ayan. So, dun papasok. So, ito, itakip niya nandyan. Yun. Tapos, wala tayong head gasket. Bali, gasket maker na lang. So, yun. Buo na. Beware dito, yung iba, yung stock yung gamit. Yung stock na cam lock bolt. Bali, kung pinutulan ko siya, kasi tatama siya sa rock arm kapag kaumangat. So, pwede na natin i-plug in to mamaya dun sa makina. So, let's go. Yo, update mga kapulido sa ating 232cc. Bali, ito, valve spring natin, MTRT. Yan, nailagay ko na yung iba. Yan. So, salpak ko lang tong valve spring na isa. Valve seal, wala rin kasama yan. So, naglagay na tayo ng brand new valve seal. Alright. So, hindi na kailangan sintahin to kasi lapat na lapat na yan mga kapulido. Kaya, lagay na natin ang kanyang 4V cam. 6.2 to sa aking pagsusukat. Kanyang rocker arm. Yan, roller type yan. Ford siya, no? Sana all. May pang brand new. Oo, nakaganto rin ako pero hindi brand new. Sige pa. Yung... as meron siyang pin, kakaiba siya, hindi siya tulad ng Sporty. Pero yung haba niya, same lang. Pero makapal lang pang 4V. Sporty kasi manipis. Pasok ka dyan. Ayun, masikip. Kailangan pukpukin. So, naka-isang kamay lang kasi ako eh. Yung exhaust. Ay, intake. Ford sila. Tibay na ito. Kaya yun sa akin, napakatibay. Kahit matigas yung valve spring ni Asya, di mo nababali ang aking rocker arm. Di tulad nung isa. Yan. So,
Baka sabihin, hindi nilagyan ng langis. Oh, lalagyan ko rin niya mamaya dahil dito ko ibubuhos yung langis pagka pagkalalagyan ko ng langis yung makina. Ay nako, basher talaga. Alright. So, yan. Pwede na natin buuin yan to. Konting kinggot na lang. Yo, update mga kapulido. So, itong kanyang ano, torque drive. Ang pinaka best of all G-Shock. Yan. Samang bell nut. So para sa akin, yan ang pinaka the best. Hindi to endorsement. Pero G-Shock, baka naman. Tsaka ano boss, yung MP. MP? Baka naman din. Beke naman. O yung 232cc natin, ayan na. Meets Mike, baka naman. JBT. JBT clutch line. So, yun. Ba't may makiapos na lakad? Yo, what's up mga kapulido? Hindi ito endorsement, pero Jiso, baka naman. Pangarap ko rin ito mga kapulido, itong Jiso na torque drive. Yan. Gusto kayo sa'yo. Sana all may pambili. Sana all. Pero darating yung araw, mawawala yung buwan. So, gawa tayong content teorya kung para dito sa ano, sa torque drive. Diba yung iba kinakalkal nila para yung bukas lalong bumuka. Yan, para lalong bumuka. Bakit? Para yung belt lalong dumulo, pag lalong ay lalong lumubog. So, pag lalong lumulubog yung belt diyan, lalong umaangat naman dito sa pulley. Tama ba? Kasi merong mga ano, customer o mga tao nagtatanong bakit hindi sumasagad yung belt nila sa pulley. Ganun yun. Ayan. So, yung ibang brand po kasi, kahit todo buka na, hindi sila ganong lumulubog. Maraming ibang brand na ganyan. So, gawa tayong konting teorya para dito mga kapulido. O, unahin muna natin yung stock. Susukat tayo ng belt na nakabaon sa pinaka-maximum na buka. Nang stock, ayan. Stock. Bukang buka, pinakasagad. Lagay natin ang belt, hilahin mo. Hilahin mo yung belt. So, sukatan natin dito. Yan ang pinakasagad, mga kapulido. Walang halong ano. Walang halong pandaraya yan. Walang halong content. Oh. Yan ha, sinukat natin yung baon ng ang naging pinaka-diameter niya. Ang binaon ng belt. So, ang lumilitaw ay 74.7. O sabihin mo ng 75mm ang diameter niya. 75. Ibig sabihin yan yung pinaka-ibabaon niya. So try natin yung G-Shock mga kapulido. Paano kaya kung sinilipan ko ng inject? Buka. Sarap. Sagad. Buka. Yan. Compare po kasi sa ibang brand, racing brand na mga kilala. Dito ako mga kapulido. So 75mm no? O sukatin natin. Tignan nyo muna dito. Ayan o. Boss, but mayo. Ayan o. Ayan o. O. O, napakalayo diba? So mas bumaon siya dito. Sukatan natin na ang difference. 75mm over 65.5. Layo. Halos 11mm ang binaon. So salamat po sa panonood. Sana may natutunan ng marami sa ating content video. Sa mga nalilito, pagdating sa pulley, ang inahabol natin yung angat ng belt, di ba? Sa torque drive naman, kabaliktaran, ang baon. Yung lubog. So kung mas lubog, mas high speed. So kahit di ka mag-gearing, compare sa halimbawa, nag 1441 ka, halos tumatapat siya. Kasi, kumbaga, nadagdagan naman yung transmission mo dun. Nagkaroon ko ng 6th kung hanggang 5th ka lang. Kaya, totoo yun. Lagos ang G-Shock torque drive. Endorsement dyan? Pwede, oo. Oh. Baka naman! Baka naman. Alright, malapit-lapit na tayo. Oh, lagyan na natin ng langis yan. So, may oil cooler yan, kaya 900 tayo sa langis. Tayo.
So dito ko binubushel lang is para lahat ng components malagyan. So bago siya umandar. May lang is lahat. Alright, bumi basher na naman po. Okay. So takpan na natin yan, mga kapulito. Bukas siguro, pwede na nating start ito. .232cc. Dapat gold bolts? Wala, walang pang gold bolts. Tapos lupa lang ako, wala akong pang-provide. Pag nagpadala na lang si Sir Tagapalawan. Naka-suggest na siya, di ba? Oo. Oh. Alright. So yung pipe niya, ipapairam ko muna yung dual tip ko kasi for testing lang naman to. So walwa-walwalin ko, araw-araw gagamitin ko dito sa shop. So mga 1 week siguro. Then konting monitor. At ibababa na ulit yung makina. Ipapadala na pabalik. So yung ipapairam kong pipe is dual tip. Yung dati ko. Salty rin daw. Hindi. At kasi eraser din yata daw yung ilalagay niya. Parang yun sa 218. Kailangan measuring arm din. So yan, lagyan ko muna temporary dito yan. Na bakal. Kasi gagamitin ko siya for ilang days. Uy, gold. Uy, GSM Blue. Eh, ayun nyo, asa yung karton? Ay, tinapon. Wala na, tinapon yung karton. Sa jetting, sa ano na tayo. So, installed na. GISO TD, JVT, MTRT Bell. Pero hindi mawawala air cleaner. Murang pyesa. Air cleaner, discardian ko pa. Di man kasi basta-basta kapag kaganto ko laki. O so, gagaya tayo katulad kay Asya. Yun na. Yun, bukas na let's start natin. Yung update mga kapulito. Lagyan na natin ang kanyang UMA spark plug. Bale itong chassis is ipapahiram ko lang sa kan. Ipapahiram, hindi pala ipapahiram. Pan-testing lang itong chassis. Bale sa akin itong motor. Gumising ka na ha. Para gising ka na. Diba? Shout out. Kanina. So itong pipe, pinahiram ko lang din. Sa akin din yan. Ignition coil, sa akin din. Try natin i-first start ngayon. Pitan mo lang yung spark plug, no? Sana all. Handa na talaga. Malay mo hindi mandar. So tanggal pulley, tanggal belt syempre. Baka matulad sa ibang video, tumatumbling yung makina. Ito pagka ilalagay na siya sa chassis, mamountingan muna namin to. Kahit temporary, lagyan ko lang ng bakal dito. Dual tip na budget meal. Puto, yeah. O di, dorot main eh. Hali, mabot. Lahat ba naman yan? Yun, no? May face mask? Eh, pwede? Lagyan mo lang isun kagabi eh. Oo. Yung pipe? Yung ano, carb sa manifold. Asahan ang pag-usok dahil may langis ang manifold. May taas pa ba? Magagas!
Yo, update mga kaplido. Naikasa na natin dito sa ipapairam kong pan-testing lang na chassis. Shoutout pala kay sir mula pa sa Montalban, no? Makulit si sir. Nagpatono lang ng carburetor dito pa sa Tarlac. Sana Montalban? Sana Montalban? Doon. Alam sa ano? Rizal? Rizal lang. Lapit lang pala eh. Lapit lang? Ayun, hindi ko alam bakit matagal ko na siyang kachat hanggang naisip talaga niyang dumayo dito. Napakabangis niya. Lodi. So, eto na, naikasan na natin. Sorry kay sir at medyo natatagalan ng aming ano kasi marami na naman akong schedule. Nagkasabay kasi sila nung isang 218 eh. So, naikasan na natin. Ang kanyang carb ay yung katulad nung kaya siya. Yan. So, temporary lang naman to. Tuning lang. Kaya nilagay ko dito sa chassis. Ngayon, pinairam ko muna ng pipe. Dual tip din daw yung sa kanya. Bali, gumawa, nag-welding na lang ako ng bagong bracket. Yan. Solid na yan. Pan-testing lang. Baka tanungin nila saan gawa yan. Gawa ko yan. ito yung nabili kong motor sa Nueva Ecija noon. Temporary lang din. I-backstack ko lang. So si Asya ay magpapahinga muna dito. Ito muna yung gagamitin ko. Yan. Yung air cleaner pala, bukas na. Medyo rush na kami. Tsaka yung oil cooler. So kailangan ko lang maiuwi. Saka niyang pang Gedli. Ayan. Naka half crank para pang tuning lang. Sana may headlight ka na. So try nga natin i-start. Uy, 140 agad. Wala pa man. Joke lang yan. Try natin start. Uy, one click. One click, mga kapulido. Uy, namamatay. So, yun nga, konting tono-tono ba. Bukas, bukas na umaga, bituin natin, tingnan kung one click. Yun, no? May ilaw ba? Abang-abang lang, mga kapulido.
Alright. Ayan na. 500 meters na lang, nasa bahay na tayo. Bubulubugin pa natin para na ito. Yo, what is up mga kapulido? Last day ng observation na itong ano sa Palawan. Bali, last road test na to. Pero magpapadala muna ako sa JNT. Last, walwalin natin hanggang shop. Mga 5 kilometers. No time na eh, may nakaschedule ako ngayon na ano. Kainta. 4 valves. Bali, pagdating sa shop, eh, ibababa na natin to at ibabox na. Pero may dadaan muna ako dyan kasi nagpapagawa kami ng jersey. So, check nga natin kung one click start sa tanghali. Tanghali kasi hindi man ako nagigising ng umaga, malamig eh. Pero halos same lang naman yun, basta napay nga. Plastic na to, oil cooler to. Nasa baba yung may hose. Kinarton ko para hindi siya magasgasan. Pangalan? Geno. Magkano? Pareho yan. Okay. Daling ko na. Salamat, Shabby. Ay. White na, sir. Ha? White niya. Kaya na yung bayad. Kaya na mo, sir. Wala akong pera. Alright, ito pala yung gumagawa ng printing ng ano? Jersey namin. Yan, kay kababata ko yan, Teteng. So, JNT naman. Thank you.
na yung dayo natin, taga Kayinta. Rizal. Ito yung MRC Crankian. Matapang. So may project siya ngayon. Kayinta Rizal. 4V rin. Ililipat na naman. So ibababa na natin to, tapos i-box na natin. Yo, update mga kapulido. Alright, natapos na ang ating proyekto para sa Palawan, Puerto Princesa. Bali itong mag sa atin to. Ayoko lang siyang idapa kasi baka magasgas yung head, pinapaingatan ni sir. Dapat naman. So, final video natin. Salamat sa anong tawag dito? Pag-antabay sa ating full video ng ating 232cc mula sa Palawan. Yan, yeah. Dikta ko na lang yung mga nailagay dito, mga kapulido. Bali, isa-isahin natin. Sa baba muna tayo. Sa kanyang gearing, 1539 JVT. Tapos, primary stock pa. Sa kanyang torque drive, Jiso. Ayan, pinakabukado sa lahat. Pinakamabukang torque drive. Yan, Jiso. Itong kanyang lining, JVT. Tapos itong bell, MTRT. Center spring, 1.5. 5TL na genuine. MP bola, ay MP pulley. Pinaka big pulley rin yan. Tapos, bola, Racing Monkey, X, Bormax, 12, 10, 11. Tapos, syempre, mahaba ang sigunyal. Kaya may mga spacer. Matic yan, wala ng kick. So, hindi natin may sasara kung di natin tatanggalin yung pin ng pinion gear. Bendix niya, hindi kinaya ng stock. Racing Monkey, 5 holes. Ang kanyang starter, CNC 500cc, TTM RC 66mm AC. Sigunyal niya, pangilalim, TTM RC plus 10 stroke. So ang stroke nito ay 67.9. Tapos sa kanyang oil pump niya, super flow na koso. Spec B na oil pump gear, 32 teeth. Tapos, light and magneto ko, syempre. Ito, dati na niya to. MTRT fan. Oil cooler, 5 rows. Yan. So, ikakarton ko yan. Yan. Sa palaman niya, ayan. Tapos, head, DSMP. 2326 big bulbs niyan sa 4 bulbs mga kapulido. Yung cam niya is yung standard ng TSMP, 6.2 yung lift. Sa kanyang manifold ayan, spec B. Ito Sudco Kehin 32mm PWK.
Air cleaner, ayan. DIY lang yan, mga kapulido, kasi wala naman nabibili. Ayan. Tapos, yun. Bali, ang clearance natin dito si S88. Tapos, yung din-rain ko na yung langis para bawas na rin sa bagay. Check natin ang kanyang umay spark plug. Dahil nagamit natin to ng sa linggo. Yun o. Yun o. Diba? Tonado, mga kapulido. So, time to say goodbye na dito at isang buwan din siyang nandito sa pagbuo natin kasi hindi po biro ang pagbuo ng ganito. Lalo brand new. Kailangan maingat. Babalik ko na sa kanyang ataul. O nga pala, bali ito, pinaltan natin kasi nasira na siya. Kakabukas sara. Tanggal kabit ng carb. Siyempre, hindi lang yata 10 beses na tanggal kabit ng carb na yan sa pagtotono. Bibiro eh. Ayos. Ready ko lang tong kanyang bahay. Paship na natin ng bukas. Alright. Nandito na siya sa kanyang lagayan. Tama nga si sir, tanggalin yung carb kasi pag tinakpan pala, tatama siya, mga kapulido. So, ayan. Good shit na siya dyan, mga kapulido. Siyempre, bibigyan natin si sir ng ating sticker. Dito na lang, sa box ng carb. Bigyan na natin siya ng extra chain. May chain ako pang extra. So yan, good na po. Salamat po sa panonood, mga kapulido. Sa ating pagbuo na itong 4 valves, 232cc. Thank you po sa suporta ninyo, mga kapulido. Bye-bye.